Papalit tayo ng rear shock absorber nitong Innova. Innova 2013. Ayun, naka-jack na. Kabilaan yung papalitan natin. Naka-jack na siya. Tapos yun, lalagyan pa rin natin ng jack stand dito para pag tinanggal natin yung shock absorber, hindi bababa yung axle housing. Ito lang yan guys, dalawa lang. Number 17, tas meron dito sa taas na nut. Ayan, may leak na siya. Kasi 2013 model tong Innova na to, halos 10 years na siya. 5 to 10 years yung service life ng shock absorber. Pero minsan, depende sa paggamit, pag laging overload, ayun. Ito yung isang sign na kailangan napalitan yung shock absorber. May leak na dito, may leak na nang yung gas niya, langis. Ganoon din dito sa kabila. Ayan. Sana siya din. Kabilaan. Ito yung gagamitin natin guys. Ayan. KYB. Gas shock absorber. Ayan, okay na. May jack stand nandito. Suporta natin guys kasi pagtatanggal natin itong shock absorber na to, may tendency na bumaba to. Wala nang pipigil sa kanya itong differential housing bababa. Kaya dapat may suporta doon. Ito. Bago natin tanggalin to. Ngayon tatanggalin na natin itong number 17 tas may number 14 dito. Anak. Ikot-ikotin nyo lang ito guys para kumontra din dito sa pinakang nut nya. Ito, buti nga sumunod siya. Yung iba kailangan pang gamitan ng 5 wrench to. Ito guys, yung orientation nito. Ayan. Dapat tandaan nyo to kung paano nyo tinalis. Ganun din ibabalik. Ayan, nakaganon siya. Tapos, nakaganon. Tapos, nakaganto siya yung luma. Yung pagkakaiba ng ano, yung good na shock. Mabilis siyang bumalik. Tapos matigas siyang dinan. Ito yung luma. Ito natin. Wala, lambot nang iyan. Tapos hindi na siya nabalik. Ayan.
hindi niya na magagawa yung purpose niya na i-limit yung bouncing ng spring. Iyon yung trabaho ng shock. Kasi di ba yung spring natin is continuous bouncing yan. Pag dumaan ka sa humps, bounce ng bounce. Ang trabaho ng shock absorber is i-limit yon. I-limit yung pagbabounce na yon. Ngayon, kung hindi na siya nataas, hindi na nababa, hindi niya na magagawa. Kaya yung isang sign na palitin niya shock absorber nyo is masyado nang ma-bounce yung sakya nyo. Lalagyan natin ang grasa. Konti lang guys, nilihalang natin. Huwag naman sobra. Konti lang. Tinatanggal ko lang tong kalawang sa ibabaw para malagyan natin ang grasa. Okay na. Lagyan lang natin ang konting grasa. Konti lang, at least para ma-prevent lang yung pagkakalawang. Guys, mayroong ano pala to, mayroong free na rubber damper. Ito para dito yan, kapalit nito. Itong dalawa. Pero i-reuse lang natin yung stock kasi mas maganda pa rin yung orig, hindi pa naman siya sira. Tapos ito kasi ayan, may parang liig siya dito. Para dito yan, nakaganon. Ito, yung free ng KYB, wala. Ayan o. Straight lang siya. Tapos ito naman yung nut niya. Di nyo hamak na mas maganda tong nut na stock. Yung original ng Toyota. Kaya, hindi natin gagamitin to. Okay pa naman yung mga ano niya. Ayan o. Mas makapal pa nga to eh. Itong stock. Ito na rin yung gagamitin pala natin guys, yung ano factory install dito sa KYB kasi ano siya, pagkakaiba niya buo to. Buo. Hindi kagaya nito na putol. Magkabila lang siya, magkasalubong, ganun. Ito. Ito buo. Kaya yon na ito talaga yung gagamitin natin, tapos sukat na rin siya dito. Nakasukat na talaga siya dito. Ito na lang yung gagamitin natin sa attach niya. Lalagay na natin dito. Ayan. Minsan okay din na kagaya ito, mag-partner-partner siya. May right and left. Isa-isa lang yung tanggalin nyo. Huwag nyo tanggalin ng sabay para at least pag medyo nalilito kayo, meron kayong pagbabasehan kagaya na yung isa doon. Ayun, no? Next is, ito na. Dito natin lalagay ito sa ibabaw. Dito natin lalagay ito sa ibabaw. Tapos yung nut na number 14. Number 14. Ito minsan naikot guys ha. Ito hawakan nyo para hindi siya sumama. Hanggang sa ito, hanggang sa huminto lang to guys kasi gaganyan napipina yung rubber. Konti pa. Hanggang sa tumigil lang. Tapos gagamitan ko lang ng power handle konti. Ayan, stop na siya. Okay na 'yon.
Double check lang. Okay. Okay na. Ayun. Okay na yung right side natin. Kayang-kaya nyo i-DIY ito, guys. Ganun lang naman yung pag kakabit nito. Mas madaling itanggalin to tapos ikabit kasi wala siyang coil spring. Hindi kagaya dun sa harap na may coil spring ka pa. Ayun, ganun din yung proseso sa kabila. Biyahin nyo lang. Huwag nyo lang kakalimutan na maglagay ng suportan na ganito. Bukod dyan dito ah. Bukod dito sa suportan ng sasakyan. Ito, suportan ng dito sa axle housing natin para hindi bumaba ito.